Laptop Oromata, Ginto Kamatayan, dito pa rin Cagayan de Oro City. Sobrang salamat talaga sa suporta niyo lahat at sa pagsuporta niyo sa Mindanao Hip Hop. CDO magingay para sa parteng lalaban. Yeah! At syempre, bago lahat, malaking shoutout sa lahat ng MCs na bumubuo sa liga, sa hirap at lahat ng binubuhos natin para sa liga, para sa minamahal nating kultura. Ito, sa kanan ko, galing Davao City, magingay, para kay Sac Maestro. Yeah! Marunong ang pilosopo, i-praise kanyang brother, wear a mask, and pretend that they don't hate one another. It's a shame, cause they have to hide their face on the cover. You can tell it's a disguise, bunch of fake motherfuckers. Davao City, Rondel, City of Thorns, shoutout sa tropa ko, sina Kirk, Jasper Anton, kay Raymond Villarmino. Shoutout nga pala sa pamilya ko, sa Cabo family, sa shoutout sa adobo ni Arik, tsaka sa anak ko, Nico. Sa kaliwa naman, galing pang QC, magingay para kay Sayad. Yeah! Shoutouts Whipcap, shoutouts SLTG, shoutouts Bomb Shelter, at ayun, alam niyo na. Sayad nanalo ng coin toss, pinili niya mauna si Sac Maestro. Pakinggan natin oh. 2 minuto, Sac Maestro. Yo, ang italino at liricismo, my formal presentation. Na hindi makakaporma itong abnormal sa aking oral recitation. Sudyante, medyo slow, kapos yung mental preparation. Kaya itong Sayad at Maestro, magiging special education. Palakuneta ngayon, Dom. Kaya daw mega mind. Pero basta kong isipan itong special child. Isang tingin ko lang, alam na mesa, blay. Ako'y tumatago sa utak parang MRI. Bakit diferensya mo ay matagal ko nang nabisto. Sensitibo yung mekanismo, kaya ka nagiging agresibo. Nag-aapoy na yung sentido at gustong bumawi ora mismo. Si Sac Maestro ang hiningi mo pagkat tinalo ko si Zero. Alata ko na yung estilo. Kaya pala ayaw mo ng promo. Bakit ang pakailan ng chongo ay mandaya at manloko. Kung baklaan yung galawan, magiging sayang lang yung boto. Dahil mas bakla ka pa sa ex-mayor dito sa Cagayan de Oro. Gagayain mo lang si Soto para takpan yung mga kasalanan. Kamay mo nang ay hinugasan yung si Fruza yung ninakawan. Ang saya, diba, nakadikit na sa iyong pangalan. Pag tinanggalan kita ng saya, double dead kang iiwanan. Ngayon, huli mong laban ay hinawakan ka lang ni Zero at ikay na high blood. Sensitive ka pala sa touch, parang screen lang ba ng iPad. Gusto mo ng hands off, kamay mo'y puputulin kagad. Wala ka nang panghahawakan, literal na kapuspalad. Kaya Sayad, sa kasawiang palad, binangga mo ang Davao Triad. Di papayag ng utang-utang, kaliwaan lang yung bayad. Ito torture pa kita habang nakikinig ka ng corny ballad sa kumukulong-tae na kababad. Soundtrack mo, Lord Patawad. Kaya itong gumanap sa Shutter Island, di mabigyan ng gawad. Paano? Paano tatakbo ang utak? Kaya itong gumanap sa Shutter Island ay hindi mabigyan ng gawad. Si Raplizano, paralizado, mas gulay ka pa sa salad. Paano tatakbo ang utak sa Bartolinang hindi malapad? Tsak sa lupa ka lang sa Sayad kung self-righteous yung pamamalakad. Lyrical kung pinahayag na ako'y psychological. Ako'y asylum sa acapella at instrumental hospital. Ako yung tipong zombie na may utak Hannibal, patay gutom na ang kinakain lang ay kapwa Hannibal. Eto abnormal naman ni Lenyo, pinag-inkwentro nyo sa henyo, parang nilagay nyo lang sa sentro ng disyerto isang yelo. Masusunog tong eksperto nakipagduelo sa maestro pagkat mali ang pinasok mo at ikay nagbumbero sa impyerno. Nag-invento ng mga kwento pero di mabenta yung pakwela. Palpak yung prediksyon, parang Bumbay lang na propeta. Dumiretsyong walang preno, pero may sira ang iyong pyesa. Kaya di masakyan sa Cagayan, parang palyadong motorela. Walang kwenta yung mga pruweba, kaya agsilado yung paglipad. Paano mo kayanin ang bigat kung hanggang libag lang yung kapasidad? Ginawa mo ng saklay yung pagkabaliw na mentalidad, kaya ang abilidad mo sa pag-dis, naging disabilidad. Ngayon, papakita ko sa kanya kung gaano kalakas ang realidad. Mayayanig ang Cagayan at ang dahilan ng kalamidad. Ginising ko ang isdang oro sa ilalim ng inyong syudad. Unang banat kay Sayad, pakinggan natin o. Wala munang walang iyang panimula.
pambalisa atong una kong paugong. Tagpong si Minda at lanawang siya mismong sumalubong. Sa aming paglapag, batay maligayang pagdating. Sabik na raw sila sa duelo namin ni Hansel kasi parehong magaling. Hansel, magaling? Biglang bumulagta sila now! Estado, walang pulso. Tapos biniyak ko sa dalawa si Minda at ipinagpupukpuk ko. Sa lapag hanggang lapag, tila naging tambol na pandigmaan. Hampas kaliwa at kanan, tuloy sa paglagabog daanan. At nung tong destinasyon ay natuntun, tumigil ang marcha. Labing na lamog ni Minda ang naging hudyat ng bagong mapa. Pangunahing isla, bagong plaka. Simula na to ng panggigipit ko. Bagong Pilipinas, Luzon at Visayas at Campo Terroritmo! Naway yung naunawaan na, wala ka sa lugar. Respetong linimus mo, ba't mo sa akin sinugal? Nung pinasok mo radar ko, tapos agad ang iyong pag-usad. Umaasa ka, may chance ka sa teroristang nasa pugad. At bunga ng desperasyon, nagbalik loob si Judas. Taimtim na nanalangin, humihiling ng mga bara na pambutas. Nagagamitin laban sa akin pero walang responding bumalik. Malamang, para sa siguridad ng kung sino mang dinasalan mo, di ka na lang niya inimek. At yun ay patunay lang na mga musmus lang yung kanyang nabibilog. Ngayon ang sinabayan mong agos ay agos ng tuyong ilog. Kaya kung sasabihin mong nangunguna ka sa karera, yun ay kasinungalingan. Magmumukha lang akong nasa likod mo pag lumingon ka sa pinanggalingan. Pero ganun pa man, marami pa rin siyang napasunod sa panahon na maikli. Pero alam ba ng mga putang ina nila kung ano ang bara sa hindi? Kung akala mo ikaw ay tunay na hindi. Sasalaksa kang kita ng tubong bakal, yun ang bara sa hindi. Kaya S.A.K. Saburat, rat, rat, rat sa bato. Kita sa lahat ng laban ng paninigas ng pangamo. Kaya kung nagkaarga pa ng kemikal para lang humusa itong sigago, ang ibig sabihin lang nun mahina yung normal na Hansel Cabo. Time! Paano ang banat? Sak maestro, palinggan. Mahina yung Hansel Cabo. Sabi ng gago na tong batugan. Kaya pala lahat ng tropa mo ay nagsitampuhan dahil lumaki na yung ulo. Kaya palagi may kauntugan, mas mahangin ka pa sa puking umuutot pag nagkantutan. Yung karunungan nasa bilangguan, kaya palaging malungkot. Walang gamot yung kalibugan, naghahanap pa rin ng sagot. Dahil di siya makaiyot, inimento niya yung jakulot. Dapat steady lang yung kamay, tapos siya ang kumakadyot. Humanikaon, nagkinamot. Can't believe what my eyes saw. Sobrang kadiri, ginawa kong roll-on yung isang butilya ng eye mo. Pansit na nasa styro, yung pananghalian ng psycho, kaso yung sauce ng palabok, diarrhea ni Zaito. Parang sungay ng rhino, yung wisdom tooth mo, Lizano. Palamang yung jeans ng saber tooth, hindi tuluyang naghalo. Mukha ka ng vampirang nabunutan sa pintuang sarado, ikaw lang ang wisdom tooth na tinabuan ng tao. Anak ng putang inakagago, yung ngipin mo ay delikado. Paano mo na ipuslit yung deadly weapon sa aeroplano? Salamat kat lisensyado yan ng ngipin pang trabaho. Hindi ginagamit yan pang scratch ng mga DJ sa Dunggalo. Mas matulis pa yan sa pako. At nanay mo pa yung nakatuklas. Kaya sa tuwing may dilata, yung ngipin mo ang pambukas. Pinagat mo nga yung diamante, tangin na yung diamante ang nag-collapse. Tangina yung hollow block, ginawa mo lang. Ay, tangina yung pulburon, ginawa mo lang, hollow blocks. Ba't hindi mo i-donate talaga kaya class? Singipin mo mala, Reaper Scythe, na talaga namang pamatay ang yung killer smile. Isang ang pedophile na may lethal knife, nag-rape ng angel at ginawa niyang barely legal wife. So, strap your seatbelts tight at silipin yung climax. So better brace yourself, parang ngipin ni Ice Rocks. May dentistang na, may dentista nang nahanap at pinag-budgetan. Sabi niya, yung ngipin mo, bigyan ng jacket yan! Ata excited lang! Kaya bagahin niya naka-ready. Hashtag Campo in Mindanao, kasama niya kanyang mga besi. Pumunta ng Camp Abu Bakar, doon nag-field trip ang mga beki, sabay maangas pa na selfie at ginawang profile pic sa F. Ako yung MC na kahit friendly, alam mo deadly yung lagda. Pagkat sirain ang pangalang Sayad ang siyang tunay kong sadya. Pagkakataya yung pantaya mula sa basag mong alkansya, kaya palayaw mo ay bari dahil halaga mo ay pangbarya. O, di buong yung... Di, ang bilang mo'y di matansya, dahil di buo yung intellect.
pero emotional quotient mo'y madaling ma-interpret. Info mo'y easy to get. Imo ang yung introspect. Pagiging senti mo ay isang daan para pampisunit. Ako, sa silhouette ko na i-project mga ideyang nakakasilaw, sa sobrang klaro pati si Arik na pasabi ng anlinaw. kahit patay na ang yung nanay, tahanan nyo'y magkakailaw. Pag pinaliwanag ko pa to, magkakaanilo na yung araw. Babaon ko tong bulala ko kung may sarili kang mundo. Literal kang sira ulo pag wasak na ang iyong bungo. Puno pa ng dugo nung inaapakan ko ang noo. Si Tupac naging pakwan at kulay black na yung buto. Kaya Raplizano o praktisado at mas kabisado mong entablado. Kung palaliman lang ako'y tansyado pero hindi mababaw yung estado. Huwag ka masyadong arisgado, di lang halatadong delikado. Baka mahulog ka't malunod sa aking baybaying kantilado. Baybaying kantilado. Dahil pang lababo lang tong bulaan na may isang litrong joy. Yung estilo mo na walang intros, pang intro voice. Pagkatao'y tinuloy pero naging unggoy na tinapat niyo si Budoy kay Sigmund Freud. Words of wisdom tooth, mongoloid. Time, bawang barat, sayad, pakinggan natin o, oro mata. Yo, kalahati ng kanyang round, paksa niya tong sungki ko. Nakikita mo to? Pag tumama to sa bibig mo, mga ngailangan kang pustiso. At itong sungki ko, pinupuna mong kapansanan, ito'y palatandaan ako ang pinakamalaking pagkakamali ng kalikasan. Woo! Kaya, yung style mo, napakasagwa. Ewan ko kung bakit ang daming nagre-react kahit malinaw na tunog kamote ka. Basta multi, basta wordplay, wala namang lohika. Tamang, pag siya daw ay Denise, marirape niya si Cornejo kahit may D.O. Sour. Mas mahina pa sa kalesa na may 3 horsepower. Ang ganda ng tunog, pero yung ideya ay bali, halong nakakabobo at nakakatanga. Hindi ka pa ba nakakutob na meron kang ginagawang mali nung sinabi ni Sinyo na iniidolo ka niya? Sinabi ni Sinyong iniidolo ka niya. O sinadya akong ulit-ulitin para yung ulo mo mas lalo pang palakihin. Kasi kapag mas malaki ang ulo, putang ina mo, mas madaling asintahin. Bubblegum rapper, meron akong tropang bazooka na gusto kang pasabugin ng malala. At kung ikaw ay ilag si Zigzag, meron akong homing missile na handang makipagmataya-taya. Lalo pa nung nagbitaw ka ng salita na yung mga sikat daw sa liga, sikat lang talaga. Pero yung mga performance naman, nakakadismaya. Tang ina, ang hirap maniwala. Kasi dun sa sinabi mo, ikaw mismo yung perpektong halimbawa. O ikaw yung perpektong halimbawa, kaya paano mo yun nasabi? Ang wak mo, sobra, yun ay totoo pare. At nung minsan may nagsabi na yung huli kong inkwentro ay dapat sa akin, umapila agad si Hansel Cabo, di raw nila alam yung buong kwento. Sabi niya, linamon daw ako ni Zero. Lahat ng banat daw lumanding. Pero naiintindihan ko na hindi mo maintindihan yon. Kasi yung ako na lumaban doon ay sa hinaharap ng galing. Huwag kayong maguluhan. Hindi ko kinokontest yung naging judging. Ang sinasabi ko, ang pinupunto ko, yung intro ko doon, yung panimulang impormasyon, 43-1 yung aking standing. Kaya ang iyong pag-iisipan, pagkatapos ng Ahon 4, pumatay pa ako ng 39 na rapper. Tapos bumalik sa panahon. At oo, si Hansel Cabo ay isa sa 39 na yon. Oo, isa ka doon. Naunawaan mo ba o papaliwanag ko pa? Masyado kang emosyonal, akala ko ba God of Apathy ka? Bars over names? Sa fighting game, sukatan ng buhay? Street Fighter shit ba? Yung bar mo, pula na ang kulay? Kaya kung kagrupo mo si Ken, ikaw si Ryu, na bebot, si Sakura. At matotodas ka na, tang ina mo, sumayad na si Akuma. Tamang double, low punch, forward, low kick, high swing, blackout. Brrrr! 15 hits, Raging Demon, instant knockout! At ang balat, Sak Maestro! Yo, seryoso lang. Pasensya sa huli kong battle. Kung seryoso at di exciting. Pangit daw yung delivery, pala call nyo daw mag-rhyming. Pero yung punchlines ko ay flip, puro combo na may timing. Bakit suntok, tumatak kay G na parang logo ng uprising. Kaya bigay todo ako sa writing. Ano mang paksa, ano mang tema o paksa,
Lagi nakahanda at wala akong pake sa mga pangutya ng mga madla. O aminadong sa Tagalog, di ako masyadong bihasa. Pero gipartidahan na gani mo, pero pusaon na kagbisaya. Ewan nyo sabihin, Taglish ko ay masagwa. Sabihin walang kwenta at walang silbi. Yung bisaya ka ko din, hindi ka mo magkapulike. Di ko na problema kundi kayo makaintindi, mga pisot, wakoy labot, bilisa, Pilipino, gihapon eh. Panggapin nyo na lang kasi ang bagong stilong na i-demonstrate o isang taon pa lang sa liga pero marami nang nag-replicate. Katawan lang yung payat pero wag ma-underestimate. Tingnan mo aking resume, marami akong pinatay na heavyweights. Dahil higit pa sa kompetisyon, ang aking intensyon, patibayin yung pundasyon sa pagpatalas ng komprehensyon. Nagkadireksyon yung Mindanao at isa ako sa naging inspirasyon. Kung may problema sa division na sa maestro ang solusyon. Yung kailangan atensyon, yung kailangan makipagsabayan, nakasanayan na makipagkamayan sa bawat laban. O pero yung kalayaan at kasaysayan na sa masamang kalagayan, kung alam nyo lang sa Mindanao ay puro gera at patayan. Kayo ang problema sa ating bayan, kaya dapat magising sa pagkakoma. Kung kinukontra nyo yung diplomacy sa pagsiway ng diploma, kagaya mo lang yung pangulong nasa malayo na puro lang storya pag may sona. Pero ikaw rin mismo yung sumusuporta sa mga nangyayaring pambubomba. Ganyan ang mga tema mo at obra. Ganyan ang mga karahasan ng prinsipyo. Sayang lang aming sakripisyo kung may mga tulad mong negatibo. Sino pa yung Tagaluson yung pang may kampo terorismo? Pero kami rito siyang namuhay na may tunay terorismo. May tunay na terorismo. Kala mo nakakatuwa? Yan bang ideya ng Makata? E maling akala ang pinipwersa mo sa konsensya ang mapayapa. Walang kwenta at mga tema at mga panggera mong talata kung mga bala mo'y tumatama sa inusenteng mga bata. E di ko pwede pang walang bahala. Panahon na para umangal, naging mabangal yung pag-usad dahil sa dahas ng iyong kawal. Ang dami na sagabal sa maling pinakitang maling asal. Anong mapulot na gintong aral kung sumasandal pa rin to sa bakal? Na? Kaya mahigpit na pinagbabawal. Yung kagaya mo nagpakatuso, walang natuto sa iyong tinuro, kaya pinaalala lang ng guro. Huwag mong isiping ikipatatawarin sa nagawa mong pang abuso. Isa puso mo yung mali, sapat nang may tama ka na sa ulo. Kaya ang kababuyan mo at niyong grupo, may karmang nakadikit. Walang hanggan ng kamalasan na maranasan mo ang pait. Ang kapalarang papalit, kakambal ng iyong sakit. Puro masama yung babalik pagkat nawalan ka ng bait. Yan, pinakita mong pagmalupit. Psst, yan, gawain ng intelihente. Mas disente pa yung probinsyano, Muslim at Kristiyanong residente. Daig pa ang rebelde nitong lecheng delinkwente. Pero ubos rin itong mga peste pag si Duterte na presidente. Halatang peke yung galaw. Pumunta lang dito para matanaw. May toyo na nga yung utak, ba't ka pa nakisawsaw? Me, I'm from Davao, but I made a vow to represent for Mindanao. Respect the past to build a future, but we always mind the now. Yeah! Hold up, killing spaghetti. Kaya bay, tapos na to. Sulitin mo na ang huling, sulitin mo na ang bawat pintig ng iyong pulso dahil bay, tapos na to. Nagwakas na ang iyong yugto. At huwag ka magtanga kung bakit bay ang gamit ko dahil bay, oras nang magpaalam ka na sa mundo. Uli! 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 Ako ba nagsayo? Sobrang drama ng kanyang verso. Ang baduy ng kanyang pagrarap. Mindanao, fuck that! Ako'y representante ng hinaharap! At hindi niya raw pangunahing lingwahe yung wikang Tagalog, kaya madali siyang maguluhan. Akala niya yung salitang marunong ay kasing kahulugan ng salitang mahusay, pues malaking kaibahan sa bagay. Nung binasa kita, wala akong nakitang mahusay sa iyong talasalitaan. Nakuha mo yun? Dapat lang, ang ina ka. At kalawakan rap baduy, madalas niyang ipagsigawan. Halatang hindi siya nakaalis sa makitid na daanan. Nasa sobrang kitid, di ka maka-overtake. Anong take over, bitch? Baka nag-overbreak lang yung mga tunay dito, give and take. Kaya putang ina mo, Hansel Cabo, o dito give and take. Nangunguna yung pangalan mo sa hit list. Ang laban na to,
ay tungkol sa pagtumba ng mga MC'ng fake. At oo, yung pangalan mo sa listahan naka-highlight. Sabi niya siya ay hardcore, pero yung mga pyesa niya pang Twilight Zone, hindi, Twilight Saga. Kaya don't fuck with Zack, kasi siya yung susunod na Abra. Anong basihan? Siya daw ay underground king na pang MTV. Yuma John Cena swag, you can't see me. Ba't tinapat mo ako sa AI? Panggap lang witty. Tinapat mo ako sa AI, panggap lang witty. Tinapat mo ako sa AI, panggap lang witty. O panggap lang witty, fake candy ka G. At Heart of Gold bang yung hanap? Putang ina mo hindot. Alam mo ba yung Heart of Gold ay metal na malambot? At sa sobrang lambot ay aking napuna. Na napatunayan yung pagkamalambot nung humingi siya ng pasensya. Nung binira ni KJ yung mga nagtataglish, nakakahiya ka sobra. Yun ay patunay lang na pinili mong mabuhay ng nakaluhod sa iba kesa mamatay na nasa sarili mong paa. At kung ating babalikan yung sinasabi mong Duterte, malabo na siyang maging presidente. Dahil tulak ka, dadaling kita doon, papalit kita sa kotse. At pagkatapos nun, siya naman yung kukunin ko. Ibibigay ko ng kayaklas ng buo. Ipapalit ko sa lumilipad na plato. Kaya paalam na sa mga pangarap nyo. Hindi na to Davao, hindi na to Deep Mindanao. Ito'y bagong base ng kampo. Kaya yung mga kabaklaan mo, sarilihin mo na lang. Huwag ka nang bumatil, kumanta ka na lang. Kumakanta-kanta lahat ng chorus mo, sagwa. Putang inasak, hindi ka magaling. Yung style mo ang sama. Time. Flip Top, Oro Mata, nandito pa rin. Beat Club, Cagayan de Oro City. Pangalawa sa uling laban ng gabi. Sack Maestro versus Syed. Ang boto, 5-0. Para kay Sack. Shout out Campo Terrorismo, all day, and Enigma, Yakevs, lahat ng Flip Top Squad, all these guys, the MCs, Cagayan de Oro, Mindanao, Luzon, or whatever. Solid. For fun, man. Hope you like that battle. Actually, hindi ko alam kung sinong pipiliin eh, pero base ko na lang sa yung natripan ko talaga, mas magaling yung kay Sack. Yung about sa terrorism or something shit. Sack. Magaling din yung ginawa ni Sack. Parehas naman. Sakta na ako sa laban na yun. Pinasi ko na lang sa konting split up ni Sack. Yun yung isang puntos na nawala sa kanya. Although tabla sila doon, nawala yung isang punto ni Syed sa speed up. Kaya Sack. Ano yung boto mo? Sack. Sa bugaya natin. Sa inyo, Syed versus Sack. Binigay ko yung boto ko kay Sack Maestro. First round, para sa akin, nakuha ni Sir Syed. Second, tsaka third, nakuha na ni Sir Sack. Bars versus bars, talagang ligitan. Sobrang ganda ng laban. Kaso si Sir Syed medyo nagkakaroon na ng slip ups. Kung napapansin nyo, medyo parang may mga patigil-tigil na gano'n. Yun. Siguro doon na lang, pero digit na digit talaga yung laban. Kaya 2 rounds binigay ko para kay Sack Maestro. Yo, Hisoka, Supreme Blood, shoutouts nga pala, Hilux, kay Sir Nathaniel, at syempre Barang Kandado. Ang boto ko nga pala kay Sack Maestro, kasi para sa akin, mas kumpleto yung sangkap sa mga linya ni Sack. Sa bars, halos ano lang talaga slip, ang hirap mag-judge. Medyo naano lang ako, medyo nabawasan lang ng puntos para sa akin yung third round ni Syed kasi nag-stumble siya doon. So, overall, Sack Maestro. Yo, Silent Effect, Lifelines, Sack Maestro versus Syed. Bigay ko yung boto ko kay Sack. Kasi round 1 to 3, consistent ng mga linya, matuloy. Sack.